ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga hula na sinasabi ni Nostradamus para sa taong 2021. At kung gaano ba ito kalagim-lagim, at kung gaano ba ito kahirap, kung ikukumpara sa taong 2020. At gayon din po, kilalaan natin kung sino si Nostradamus at kung may katotohanan ba ang kanyang mga hula. Samahan ninyo ako at talakayin natin ang kwento nito. Simulan natin ang istorya ni Nostradamus. Ang kanyang pangalan ay si Michael Nostradamus o kilala bilang Nostradamus na ipinanganak noong 1503 at namatay noong taong 1566. Nakilala si Nostradamus dahil sa kanyang libro na ginawa noong 1555 na tinatawag na The Prophecy of Nostradamus. Si Nostradamus ay isang French na pharmacist at physician. Ang kanyang reliyon sa una ay isang Hudyo, ngunit kalaunan ay na-convert sa Catholic. Ngunit ang tanong, paano sumikat si Nostradamus? At sino nga ba naman si Nostradamus? At bakit may kakayahan siyang manghula para sa mga hinaharap na panahon? Aalamin natin. Si Nostradamus ay nakilala dahil sa kanyang mga hula noong World War II na magaganap ito at ganyan din ang pamumuno ni Hitler sa Germany. At maging ang 9/11 attack sa US ay kanyang nahulaan. At maraming iba pang mga hula na sinasabing naganap at nahulaan ni Nostradamus. Ngunit, ang ating pag-uusapan mga kapatid ay tungkol sa hula ni Nostradamus sa paparating na taon na ito. 2021. Ngayon ay nasa year of 2020 tayo na sinasabi, isa sa pinaka hindi makakalimutang taon sa kasalukuyan, ang 2020. Dahil sinasabing, napakahirap ng naranasan ngayong 2020. Ngunit binabalaan na tayo sa mga naniniwala kay Nostradamus na higit pa sa 2020 ang mararanasan natin sa taong 2021. At ano ang mga yon? Una, ang tinatawag na brain chip implant para sa mga Amerikanong sundalo. Sa darating daw na 2021 ay bibigyan ng mga brain chip implant ang mga Amerikanong sundalo upang magkaroon daw sila ng mga artificial intelligence nang sa ganyan ay maging mas kapakipakinabang at mas mahusay na sundalo ang mga Amerikano. At gayon din ang tinatawag nilang asteroid na tatama sa ating mundo na sinasabing sa mga darating na panahon ay may darating na asteroid according to NASA na nag-aaral sa ating mga asteroid sa pangkalawakan ay may darating daw po na isang asteroid. Although, napag-aralan ko ito basically at na-research ko ito, darating daw ito sa year 2026 to 2029. So, hindi ito darating sa 2021 actually. At ang isa pa ay ang taggutom. Mararanasan ang taggutom na ito. Actually, sa kasalukuyan ay naranasan natin yan dahil nga sa naranasan natin pandemic. At ang isa pang matindi dito ay sinatawag na solar storm. Dahil solar storm na ito, tataas daw ang tubig at lulubog ang mga kalupaan dito sa mundo. At dahil doon ay magkakaroon ng mga digmaan at agawan sa teritoryo dahil nga sa problemang dulot nito. At gayon din ang pag-aagawan sa pagkain dahil na rin sa solar storm na ito dahil maraming katastrophe na mangyayari sa mundo. At ang isa sa pinaka nakakatakot daw ay ang California earthquake. Hindi lamang ito sa isang lugar sa California o sa isang syudad sa California, kundi ang buong California state ng United States ay dadaan daw sa isang napakalakas na lindol. At sinasabi din ni Nostradamus na maraming mamamatay at masasaktan at masisirang kabuhayan dito sa California. At ang huli at pinakamatindi hula ni Nostradamus ay ang zombie apocalypse. Ayon kay Nostradamus, ang zombie apocalypse daw ay magaganap at gagawin daw po ito ng mga Russian scientists. Nang sa ganun ay tinuturing nila itong biochemical weapon or paraan upang masakop daw ang mundo. Anyway, narinig na natin ang mga istorya o ang mga hula ni Nostradamus para sa taong 2021. Ngayon, ang tanong, totoo ba ang hula ni Nostradamus para sa taong 2021? Kung pag-aaralan natin mabuti, sino ang mga taong may kakayanang manghula
Ako bilang isang Kristiyano, simple lang ang aking sagot. Ang mga propeta. At sino-sino nga ba na? Ang mga propeta. Simple lamang yan mga kapatid. Ang mga propeta ay isinugo ito noong panahon ng Old and New Testament. Okay? Tatandaan ninyo na ang mga propeta ay isinugo ng Diyos. Okay? Dahil ang mga propeta ay ang mga nagbibigay lamang ng propesiya. At ano ang sinasabing propesiya? Ang salitang propesiya ay nagkakahulugang message of God. Meaning, ito ang mensahe ng Diyos para sa sanlibutan o para sa mga Israel, para sa mga tao. Okay? Itong tatandaan ninyo, ang propesiya ay binigay lamang sa mga propeta. At ito ang mga katangian ng mga propeta. Tandaan ninyo. Ang propeta o ang mensahe ng Diyos para sa mga propeta o ang mga propesiya na binibigay ng Diyos ay 100% natutupad dahil niminsan hindi nagkakamali ang Diyos na magbigay ng mensahe para sa kanyang mga tao. In short, ang mga propeta at ang kanilang mga propesiya ay 100% natutupad. Ang tanong, si Nostradamus ba ay isang propeta ng Diyos? Hindi. Hindi. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, ang propeta o ang propesiya ng isang propeta dahil ito ay nagmula sa Diyos, dahil ang Diyos ay perpekto, dapat ang isang propesiya ay 100% na matutupad. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 18 verse 22. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon, ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katakutan siya. Paano kung nasabing hindi propeta si Nostradamus? Simple lang. Ilang porsyento lamang ang naging makatotohanan sa mga propesiya ni Nostradamus. Ayon sa pag-aaral, 70% lamang ang natupad o naganap sa mga hula ni Nostradamus. Ibig sabihin may 30% pa na mga hula na hindi natupad o nangyari o naganap sa mga hula o propesiya ni Nostradamus. Ibig sabihin, hindi siya propeta at lalong hindi siya propeta ng Diyos. Kaya din ang mga nagsasabi ngayon na nahuhulaan nila o yung mga propesiya sila na magaganap sa mundo. Dito lamang po sa ating bansa, mayroong dalawang sikat na nagkukunwari yung propeta. Kung kaya't mag-ingat po tayo mga kapatid tungkol dito. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbumukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maalaman mo na ito, na alin bang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Bilang Kristiyano, ang aking masasabi, ang totoong propesiya ng Diyos o mensahe ng Diyos para sa atin ay nakasaad lamang sa isang libro. Dahil 100% itong matutupad at ito ang Biblia. Napatunayan ito dahil sa mga dating propesiya mula sa Old Testament na naganap noong New Testament, gaya na rin propesiya tungkol kay Jesus. Mula sa kanyang pagsilang sa Bethlehem hanggang sa kanyang kamatayan sa Kalbaryo at ang kanyang pagkabuhay at muling pag-akyat sa langit. At gayon din ang mga paparating pa na propesiya na sinulat noong New Testament, kung saan ay sinulat ni Apostol Juan na kilala natin bilang The Book of Revelation. Alam ko, mga ilan sa inyo ay nakakaantok ko sa Revelation. Tandaan ninyo, hindi nyo dapat katakutan ang Revelation. Ito ang salita ng Diyos, ito ang magaganap. Ito ang totoong mangyayari at hindi lamang ang mga propesiya ng mga bulaang propeta. Itong propesiya ng Diyos na isinulat ni Juan o ang Revelation
ay ang katotohanan ng magaganap. Bakit ka matatakot, kapatid? Kung nasa Diyos ka, kung ikaw ay sumusunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban, kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, at alam mong ikaw ay maliligtas sa katapusan ng mundo, bakit ka pa matatakot? Bagkus maging excited tayo, mga kapatid. Matuwa tayo at ipagpuri natin ang pagbabalik ng Diyos ni Kristo sa lupa. Abangan natin ang Kanyang ikalawang pagdating sa lupa. Matuwa tayo dahil lumagaganap na ang ikalawang pagbabalik at ang pangako ng Diyos para sa atin. At nang sa ganun ay matupad na ang propesiya na muling pagbabalik ni Kristo. Simple lang, mga kapatid. Bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba? Matakot ka kapag naiwan ka. Matakot ka kapag nagdusa ka. Matakot ka kung hindi ka niya kasama. Lalong matakot ka kung hindi mo matatanggap ang buhay na walang hanggan na ibinigay para sa atin ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig, mga kapatid. At naway meron kayo natutunan sa video na ito. Muli, ako po si Kuya Jim at nagsasabi sa inyo, mahal kayo ng Diyos. God bless.